Sa Lunes, June 6, nakatakda ang pagpupulong sa pagitan ng transition teams ni na incoming Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo at outgoing Secretary Rolando Bautista. Ito ay bilang paghahanda sa paglilipat ng leadership sa kagawaran. Inihayag ni Tulfo nitong Martes ang ilan sa mga nais tutukan sa kagawaran sa oras na maupo ito sa pwesto. Kabilang narito ang mas maayos na pamamahagi ng ayuda at iba pang benepisyo sa mga higit at mas karapat-dapat na nangangailangan. Kabilang na ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS, social pension para sa indigent senior citizens, unconditional cash transfer program at iba pa. What he wants me is to clean the record, review the records, the list of DSWD, not only sa 4Ps but katulad niyan yung sa mga senior citizens and PWDs, yung mga ika nga, mga tupad program. I have to clean it, review it. Minungkahi rin ng incoming DSWD chief na sa halip na buwanan gawing bultuhan ang pagbibigay ng 4Ps conditional cash assistance. Sa ganitong paraan, magagamit ng mga recipient ang perang kanilang matatanggap bilang kapital sa maliit na negosyo. Gayunman, aminado ang broadcaster na kailangan munang masusing pag-aralan ng mga eksperto ang kanyang mungkahi bago ito ipatupad. Pag-aralan talaga mabuti ito na, why don't we just do it like isang lump sum? Okay, yung 2 years niya, ibigay na lump sum yan para makapagpatayo siya ng business. Small business, sari-sari store, magtinda siya dyan ng barbecue o gumawa ng mga ikang basahan. Para in the long run, doon niya kunin every day yung kanyang pangkain sa mga tinda-tindahan niya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.